Hello mga kapans! Nandito na naman kami sa bagong video namin. Bale, today, tonight, ay nag-aantay tayo ng, ano nga natin natin? Siyempre, yung Blue Moon. Mm-hmm. So, ano nga ba yung Blue Moon? Yung Blue Moon ay, na ngayon, ay yung pangalawang full moon sa isang buwan. Kasi nag-full moon na nung October 1st, tapos swerte tayo kasi ay pangalawang full moon ngayon bago matapos yung October. Saka ito rin yung madalang din mangyari yun sa ano, babe. Yung magpo-full moon ng Halloween ng gabi. Yes, di ba Halloween ngayon? So happy Halloween, guys. Happy Halloween, mga kapangs. So habang nag-aantay kami ng Blue Moon, napagkasundoan din namin o na tripan namin na magtagay ng konting alcohol. So, meron kami dito GSM Blue Margarita. Margarita. Yes. Ang pulutan namin is siyempre, my favorite. Hot dog lang. And then, ang aming chaser ay cranberry juice. Okay? So, yun. Umpisa muna namin ang tagayan. Tagay muna kami. Papainit muna. Di ba? Painit muna. Painit. Yes. Yun nga yung sabay yung Rolly, nakakatakot. Yes. Ingat kayo mga kapangs, especially yung mga dadaanan dito sa Luzon. Sana Bicol. May lumihis na ang bagyo at hindi tayo masentrohan. Yes. Bicol Region. Actually, ngayon yata ay nasa Catanduanes na. So sana safe sila ngayon doon, mga kababayan natin sa Catanduanes. So dito sa Luzon, in-expect pa na parang tomorrow night or tomorrow siguro na mga hapon. So tayo mga taga Luzon, expect na natin yung worst. Huwag tayong magpaka-relax. Kasi ayaw natin mangyari yung nangyari sa nagdaang mga bagyo. Na maraming... Siyempre, unahin natin magdasal tayo at tayo hindi pa bayaan ni Lord. Yun. Yes. Talagang okay. Malakas tayo Cheers kay muna. Lord eh. Cheers muna mga kapangs. Grabe. Talaga tayo mag-iinaw, ano? Ubus ba natin? Hindi naman. Hindi naman natin tuubusin mga kapangs. Ano lang, habang inaantay lang namin yung Blue Moon, para lang meron kami pampainit baga. Mga kapangs. Cheers. Nasaan tayo? Bagyo. Sabi nga pala. Sabi ko nga dun sa introduction videos namin, magbibigay kami ng mga safety tips, especially sa fire. Pero ngayon, ang kakaharapin natin is typhoon. So, magbibigay din kami ng mga konting tips ngayon habang nag-aantay kami ng Blue Moon. So, kung i-spoil man ni Rolly yung ano, i-spoil ni Rolly yung Blue Moon, and di paghandaan na lang natin siya. Kasi i-spoil na yung Blue Moon. No? So, una, sabi sa pag-make sa kuna, ang paghahanda daw dyan ay sa pamamagitan ng two-piece. Yun nga, una, pray. Kasi nga, wala naman tayong ibang malalapitan kundi ang ating Panginoon. Laging magdasal, sana humina, sana lumihis, at sana walang mapinsala at masaktan kay bagyong Rolly. So, ang second na P is preparedness. Okay? Preparedness. Dapat maging handa tayo mga kapangs. I am ready. Yes. Okay? So, ano-ano nga ba ang mga dapat nating ihanda pag may bagyo? So, actually, ngayon pa lang din kami mag-prepare ng aming mga
gamit. So, samahan nyo kami mag-prepare ng aming gamit. Okay? Mga kapangs, let's go. Mag-prepare tayo ng mga gamit natin. Kasi, ano na, magte-10:30 na. So, mamaya sisilipin natin sa labas yung Blue Moon. Yes, excited kung na ako. Hindi i-spoil ni Rolly. So, prepare muna tayo ng mga gamit natin para sa dalating na typhoon. So, unang-una ang kailangan natin, siyempre, bag. Mas prepare namin yung backpack. Bakit? Sa bakit? Tatanungin nyo ako mga kapangs. Kasi mas madaling dalhin. In case na kailangan namin lumikas o mag-evacuate o kaya umakyat sa bubong kasi mataas ang tubig, mas prepare namin ang backpack. Mas madali siyang dalhin. Okay? Bitbitin. Maganda nyo. Pero siyempre, kung ano na available yung gamit sa bahay ng mga bag, pwede na yun. Kaysa wala kayong lagyan ng mga gamit nyo. Una namin dadalhin na kailangan, siyempre, ay food. Mga dilata. Yung hindi mo na kailangan lutuin, na pwede mo nang instant kainin. Kasi siyempre, pag may flood or may typhoon, kadalasan wala tayong ilaw or tubig. Apektado yung ating kuryente at tubig. So, dapat yung pwede mo nang kainin kasi baka magutom ka in case na wag naman sana na na-trap kayo dun sa taas ng bubong at wala pang dumadating na rescue. Tama. So, dapat ang prepare nyo yung instant, yung madaling kainin. Easy open. O, pwede nang kainin. Okay? Tanda nyo. Lista nyo na. Kung mga hindi pa kayo nakapag-prepare mga kapangs, mga Tagaluson na hindi pa dumadating si Bagyong Rolly, pwede pa kayong makabili ng mga ito bukas ng umaga. Tama, tama. Pero mas maganda, lagi kayong maging handa sa mga dadating pang bagyo kasi yung ating bansang Pilipinas naman is daanin ng bagyo. So, dapat prepare na rin kayo. So, kaya kami naisipan namin kung ito kasi alam naman natin na marami pa tayong mararanasan mga bagyo. So, alam naman din natin na kaya natin yan, lalagpasan natin yan. So, next item na kailangan natin is Gamot. Siyempre, kailangan natin ng gamot. Mga gamot. Mga vitamins, mga pain reliever, yung mga may maintenance dyan, yung mga sa matatanda, yung may mga high blood, sa mga diabetes, yung mga maintenance nyo, huwag nyo kakalimutan. Kasi nga, nakaligtas nga kayo sa bagyo na ano eh, sumama naman yung pakiramdam nyo kasi hindi kayo nakainom ng mga maintenance nyo. So, huwag nyo kakalimutan yung mga maintenance nyo, mga kapangs. Next item ay, syempre, mga batteries. Mga batteries. Power bank. Alam naman natin, ang source na ngayon ng ating mga kadalasan is medyo naging high-tech na tayo. Tama. Kasi yung mga gamit natin sa bahay or mga cellphone natin, through USB na. So, dapat may mga power banks kayo. Pero syempre, dapat meron din kayo yung mga portable natin ng battery. Sa mga flashlight. Okay? Kakalimutan yan. Mahalaga yan. Kasi nga, sabi ko, pag may malakas talagang typhoon, kadalasan, magkakaroon tayo ng power interruption. Kadalasan, nawawalan tayo ng kuryente. So, kung matatrap tayo, at hindi natin alam kung ilang araw tayo mare-rescue, at ilang araw magkakaroon ng kuryente. So, napaka-importante niyan. Next item. Oh. Phone. Cell phone nyo. Siyempre, mga kapas, kailangan maging ready tayo yung phone para sa in case emergency. Pwede natin tumawag sa mga emergency numbers. Ang ating emergency number, kung di nyo alam dun sa lugar nyo, yung telepono ng mga DRRMO nyo or yung mga BFP nyo, mga rescuer natin, di nyo alam, pwede nyo ang gamitin yung ang tawagan ay 911. Activated na po ang ating 911, okay? Pero bago yun, kailangan i-full charge natin. Yes, tama. Hindi pwedeng yung magdadala ka ng phone, eh wala naman palang battery. Paano tayo makakatawag sa mga ganon? Emergency nga, di ba? Kailangan maging ready tayo. Okay? Ito, alam ko, yung cellphone natin, ay meron na rin radio.
Sa mga TV, ina-advise na magdala tayo ng mga battery operated radio. Yun. Pero kasi nga, sabi ko nga, sa panahon natin ngayon, medyo naging high-tech na tayo. Sa cellphone, may radio na rin. So, ang kailangan mo lang ay yung headset. Kasi hindi siya tutugtog o hindi siya makakasagap na signal kung wala siyang headset. So, huwag niyong kakalimutan yung headset na cellphone nyo para sa radio. Para makabalita kayo sa radio. Sa radio kung ano na ba nangyayari. Kasi nga, wala tayong kuryente. Sabihin nyo, nasa taas kayo ng bukong, hindi kayo makapanood ng TV. So, kailangan nyo makinig ng radio kung ano na ba ang balita, kung may parating na bang tulong, kung ilang araw pa ba kayo mag-iintay. So, dapat updated kayo. Kaya dapat may radio. Okay? Huwag nyo kalimutan mga kapangs. Next is, siyempre, ang ating flashlights. Okay? Siguraduhin nyo ay may charge. Tagyan natin battery ito kamaya. Okay? Siguraduhin nyo ay may charge yung mga flashlights nyo. Ito ay simple flashlight lang. With ball pen to. Pero may whistle din, no? Oh, para saan bang whistle? Yun, ang magandang tanong. Para saan ang whistle? Ang whistle is para magiging source mo ng pantawag sa mga rescuer. Ito ay usually talaga mas applicable siya sa mga earthquake, yung natrap ka sa building. Pero pwede rin natin gamitin to sa typhoon. Kunyari, natrap ka doon sa bubong. Kasi nga, ang taas ng tubig. Ilang araw ka na doon, malat ka na, hindi ka na makasigaw. Kakasigaw mo noong unang araw, dalawang araw, namalat ka na, wala ka ng boses. So, paano ka pa maririnig ng mga rescuer? So, mas madali na matutuntun ka ng mga rescuer through sa whistle. Kung wala ka ng boses, mas makakahihip ka pa, sigurado. So, yun, matutuntun ka ng rescuer. Mas mabilis ka matutuntun. Auto, with ano pa? So, yun. Kung wala pa kayo niyan, bili lang kayo. Marami niyang tinda sa mga school supplies. Bebo, pwede siya i-ganito. Yes. Oh, kaya lagi mong dala, talaga. Lagi mong nakasabit sa leeg mo. Bottled water or tubig. Napaka-importante nito. Kasi siyempre, sa time ng flood or sakuna, mahirapan tayo makahanap ng malinis na tubig. So, isang basic needs natin ang tubig. So, huwag nyo kakalimutan ang water. Kung wala kayong mga bottled water, mag-prefer lang kayo sa mga drinking, ano nyo, yung sa mga mahilig sa sports, mag-bike, sigurado meron kayo nito. So, huwag nyo kalimutan itong water, mga kapangs. Next item, source ng fire. Fire. Heat. Pwede nyo maging source to ng heat. O yung lighter. Lighter and matches. So, next item na dadali natin ay mga papeles natin. Mga importante yung papeles. Dapat yan, mas maganda yan nandito sa mga plastic na cover. Yung envelope or folder. Kasi, kung ang paglalagyan mo lang din ay yung mga papel na envelope, madali din mababasa. So, yun ang iniiwasan natin. Yung ma-ruin yung ating mga papers, especially yung mga birth certificate natin, mga diploma, yung mga importante nating mga kailangan sa paghahanap ng trabaho or sa mga pag-a-apply. Yun. So, huwag nyo makalimutan yan, ha? Safe na safe dito, mga kapangs. Yan, o. Plastic envelope. Yes. So, mapupuno na yung bag namin. Oo. Kahit talagang ready na rin eh. Next item, syempre, yung wallet nyo o pera nyo, yung mga ATM card nyo. Tama yun. Lord, huwag nyo kakalimutan. Baka naman sa sobrang taranta nyo, malimutan nyo rin. Baka kailanganin nyo rin yan. Okay? Next item, Blanket and blanket. Mga jacket. Mga extra damit. Kasi syempre, sa panahon ng typhoon o super typhoon,
malamig yan. Ang isang pwede nating ikasawi o ikamatay is yung hypothermia. Sa sobrang lamig, nilamig ka. So, kailangan natin ng source na makakapagtanggal ng lamig. Mainitan man tayo. Kailangan natin ng jacket, blanket, extra clothes kung nabasa na yung ano, para makapagpalit ka. So, huwag nyo kakalimutan yung mga punks. Next. Next ay, syempre, kung may baby pa kayo na mga kapunks, kung may mga bata pa, maliliit, mga naggagatas, or nagda-diaper, huwag nyo kakalimutan yung mga kapunks. Ang ating last item, ang ating last item ay face shield, mask, and alcohol. Bakit? Alam niyo naman, mga kapangs, sa panahon ngayon, meron pa rin tayong kinakaharap na pandemic. Pandemya, yung COVID. Oh. So, kahit ko sinasabi magdala rin kayo nito? Kasi kung mapupunta kayo sa mga evacuation center o yung mga evacuation center natin. Kasi siyempre, sama-sama na iba't ibang tao na nandyan. Hindi natin alam kung sino ba yung may COVID na. So, nakaligtas nga tayo sa bagyo, pero tinamaan naman tayo ng COVID. So, maganda pa rin, maging handa tayo. Magdala tayo ng face mask, face shield, and alcohol. Yun na lang mga kapangs, ang about sa safety natin. So, ingat kayo lahat dyan. Sa Luzon, sa mga dadaanan ng bagyo. Mag-pray lang tayo na malalagpasan din natin yan. So, ngayon, ang next natin titingnan ay yung Blue Moon. Kasi, mag-i-11 na. So, ito na yung, according to sa research namin, 10:49 talaga yung pinaka-full moon. So, check natin mga kapangs. Okay? Let's go! So, nandito ngayon tayo sa labas ng ating bahay. Kailangan medyo maingay yung aso. So, check natin yung kung makikita natin yung Blue Moon, mga kapangs. Okay? Wala. Ay, sadly, ay in-spoil ni Rolly ang ating Blue Moon. Wala. Hindi natin siya makita sa sobrang ulap. Sayang mga kapangs, pero meron naman tayong footage na nakuha ka nung maaga-aga pa. Sinuwerte rin tayo, kaya meron tayong footage. So, yun nga mga kapangs, sadly, in-spoil nga ni Rolly yung ating Blue Moon. Sa kita niyo naman doon sa footage na kinuha ko, sobrang dinim. Wala tayo halos makita kasi puro ulap. So, pero, sabi ko nga kanina, meron tayong footage noong mga 8 o'clock. Ipapakita pa rin namin ito sa huli. Kaya tingnan nyo na lang yung aming Blue Moon shot. Yes. So, hanggang dito na lang mga kapangs. Ako nga pala si JB. Hi, ako naman si Ira. So, ingat na lang tayo. Sabi nga namin, pray lang, keep God. Sa mga kababayan natin na dadaan ng bagyo, ingat kayo. Kaya natin yan. Mga kapangs, please support the Pangs Farm YouTube channel. Click the subscribe button and notification bell. Pwede na rin kayong mag-like and mag-comment sa video na to para makapag-share kayo ng mga knowledge nyo. Kung may kulang kami, comment nyo lang para ma-inform natin yung ating mga kababayan. Magtulungan tayo, mag-share tayo ng ating mga kanya-kanyang information. So, okay? See you on our next video! Bye-bye!